Habang ang marami sa atin pagpapayat ang problema, ang iba naman ang ina-achieve, pagpapataba. Nung nag-college po ako, dun ko po naranasan yung sobrang hirap po ng pagiging payat ko kasi naging sakitin po ako sobra. At hindi lang basta pagpapataba, ha? Maliban sa pagdagdag ng timbang, kasama rin sa goal ang pagtone ng muscles, ang pagpapalakas sa mga kasukasuan. Pero ang healthy way ng pagpapataba, paano naman kaya? Ting-ting! Kawayan at payatot! Sanay na nga raw sa pang-aasar ang 22 anyos na si Sian. I got used to the bullying till high school. Dumating na rin po sa punto na yung teacher ko na po yung pumuna sa pagkapayat ko na sinasabi niya na paano po ako makakasabay sa mga classmates ko kung sobrang payat ko po at mahina po ako. Ang pinakamababang timbang niya raw noon umabot sa 39 kilos. Sa height niyang 5'2", ideally dapat nasa 50 kilos siya. Growing up po, I was genetically underweight and hindi po natin maiiwasang mabully. So lagi pa akong sinasabihan ng payatot, isang ubo ka na lang, mukha kang bangkay, ganun po. Ayon sa lifestyle medicine expert na si Dr. Jansen Kalalan, maaaring may underlying condition kung hirap magdagdag ng timbang ang isang tao. Very common hyperthyroidism, so that would be females na 20s. So in hyperthyroidism, mabilis ang metabolism niya. That's why kahit anong kain niya, hindi siya tumataba. Namamana ang hyperthyroidism at hindi nakukuha sa lifestyle o diet. It's actually more of a genetic issue kaysa na-acquire siya through lifestyle or diet. It's very rare na they gain weight, not unless matreat yung hyperthyroidism mismo. Payat na nga, madalas pang tinutukso na lampa. Kaya ang kanyang kumpiyansa, apektado rin. Na-diagnose po ako ng major depression and severe anxiety disorder. So this time po nag-underwent po ako ng antidepressant and this time po consistent na po yung weight loss ko. Eye-opener na raw ito para kay Sian. Kaya nag-desisyon siyang magdagdag ng timbang. Nag-ask na po ako sa mga friends ko kung paano po sila nag-gain weight. Ayun, in-invite po nila ako sa gym. Nakita ko po sa TikTok yung bulking. Wherein, pinagsabay ko po yung pag-gym at bulking. Doon na po ako nakakita ng malaking improvements. Pero teka, hindi ba't kapag sinabing gym, madalas pagbabawas ang timbang ang ina-achieve? Sabi ng eksperto, hindi rin. Pwede rin kasi ang weightlifting at bulking. Ang bulking is when you try to build muscles. So not just to gain weight, pwede rin siyang for bodybuilding, pero mainly bulking is used for patients who are underweight. Bulking ang tawag sa pagpapadagdag ng calorie intake ng isang tao, kasabay ang workout at weight training. 3 times a week kung mag-workout si Sian. Nakuha ko pa yung idea ng weight gaining at weight training sa boyfriend ko po, which is dati po siyang nagbabodybuild at nag-weight loss. So, ayun po, siya po yung tumutok sa akin para ma-achieve ko yung gain na gusto ko. During weightlifting, yung muscles nag-a-adapt yan. So, muscles will adapt to the weight that they carry. So, lalong mas mabigat, ang mga muscles will bulk up. It will create more muscle fibers, it will be stronger. Sinong mag-aakalang ang lampayatot noon, hindi dumadaing sa weightlifting ngayon? Kung dati hindi tumataba kahit ano ang kainin sa pagsabay ng weightlifting workout, nadagdagan ang kanyang timbang. For bulking, ang exercise na kailangan is resistance exercises or lifting weights, no? And for lifting weights, what the guidelines are telling us is that patients would have to do 3 sets of 8 repetitions. So doon sa 8 repetition, dapat nag-give way na yung muscles niya. Paalala ng eksperto, ingat-ingat din sa pagkain. May mga risks associated with bulking depending on how the patient does it.
So for example, ang patient natin ay kumakain ng high fat foods, processed foods, high protein meals like meat, dairy products, etc. Then of course, no, if you consume these foods, syempre mataas yan sa cholesterol. It can be very high in salt as well. They can be processed, which can be laden with chemicals. These foods are associated with a lot of diseases na meron tayo ngayon, like heart disease, hypertension, cancer, kidney disease, liver diseases. Ang metabolism ay ang chemical reaction ng ating pong cells kung saan nako-convert ang pagkain sa enerhiya. Ang mga taong mataas po ang muscle mass, mas mabilis ang metabolismo. Pero ayon po sa eksperto, habang tumatanda tayo, nababawasan ang ating muscle mass . Kung kaya't bumabagal din ang metabolism ng isang tao. Kaya mga kapuso, galaw-galaw tayo ha, dahil mahalaga po sa ating metabolism ang physical activity at syempre ng ehersisyo. Para madagdagan ang muscle mass sa katawan, sumubok din daw ng protein shake si Zian. Nag-search po ako sa Google ng mga ways para tumaba. Yun po, vitamin po yung una-unang lumabas. Tinry ko na po yung vitamins pero hindi talaga siya effective. So, sunod po is yung supplement like mass gainer, protein shake, and hindi po talaga siya effective sa akin. Ayon kay Doc, nakatutulong naman ang protein shake sa katawan basta pinapantayan. The risks of consuming protein shakes is that it can destroy the kidneys, lalo na kapag masyadong marami yung kinukonsume natin and hindi naman tayo malakas uminom ng water. Another risk that would be from consuming whey would be the development of cancer. It's basically milk na prenoses at in-isolate yung protein. And with whey, they found out that it can stimulate the growth of cancer that is already present inside your body. Para maiwasan ito, paalala ni Doc, hydration is key. If you find some ways, no, to mitigate yung damage sa kidneys ng whey protein, either konti lang yung kinukonsume mo or you maintain hydration, marami kang fluids na iniinom, you can mitigate the damage sa kidneys. At ang mahalaga, paalala ng eksperto, ang pag-ehersisyo, hindi lang one time, big time. Paalala ni Doc, kumonsulta sa doktor bago subukan ang anumang diet o ehersisyo. Patients who have certain medical conditions like hypertension, diabetes, and kidney diseases, mag-ingat. You have to go see your doctor first before you start exercising. Especially if you are sedentary to begin with. Tingin mo naman, healthy enough ka, there are no physical hindrances, physical disabilities that you have, then definitely you can go and start exercising this way. But very important is you don't do it too much. Si Sian, ginalingan ang pagdagdag ng timbang. Kaya mula sa dating 39 kilos, ngayon nasa 52 kilos na siya. Sa ngayon, na-achieve na niya ang ideal weight niya at sakto na ito para sa kanyang height. Like for example, sa course ko po, dati po hindi po ako nakakapagbuhat ng pasyente. Ngayon po, kaya ko na pong magbuhat ng pasyente. Weight loss or weight gain, ang importante sa eksperto pa rin kumonsulta para ma-achieve ang healthy and ideal weight na worth the wait.